Okay, good morning mga karambayers. This is Rockstar Clicks. So, for today's video ay isa na namang garden hacks ang ating gagawin regarding sa vermicomposting. Ayan, so ang gagawin natin ngayon ay para sa mga gusto mag-vermicomposting pero kulang ang kanilang space. So, maliit ang vermicomposting site. Ayan, tara, samahan niyo ako mga karambayers. So, ito ang ating mga kailangang gamitin. Dalawang timba. Isang timba na walang butas. Ayan. At isang timba na may butas. Okay. So, dalawang timba. Isang may butas. Isang walang butas. Then, ito. Mga lumang screen. Ayan. Pantakip natin yan. Siyempre, kailangan natin ang gunting. Ayan. Gunting. Para sa screen. Then, glue. Ayan. Mighty bond. Baka naman. Ayan. Then, mayroon tayong panali na ano, goma. Ayan. Of course, ang ating mga ayan, mga African night crawler, konti lang ang ating nakuha na African night crawler sa ating bin. Walan tayo ng konti at paparamihin natin sila. Then, kailangan din natin ng ayan, mga dried na animal manures. Ayan, cow manure. Kailangan din natin ng mga ayan, compost wala sa ating mga basura. Ayan, siyempre kailangan natin ng ito pala, pantakip. Takip. Ayan, kulay white. Then, ito, mga banana trunks and banana peelings para sa ating bedding. Okay, at ito pala, itong umuusok ang ating soldering tool, pambutas natin yan. Okay, so, ayan mga rambayers, ang ating mga kailangan sa ating vermicomposting. Okay, so ayan. Ang una natin gagawin ay bubutasan natin ito. Ayan, ang purpose ng butas ay para hindi maipon yung mga tubig. So, yung tubig ay sasaluhin ng timba na walang butas. So, dito natin ilalagay yung mga African night crawlers at ang ating mga ipapakain sa kanila. Kailangan natin butasan para hindi mag-stay yung tubig, hindi mamatay, hindi malunod yung mga African night crawlers natin o mga bulate. Ayan, so kung gusto nyong madali, ayan, painitin muna natin ang ating soldering pen. Ayan, para mabilis ang pagbutas. Okay? Kung wala naman kayong soldering pen, pwede lang ano, pagtiisan na yung knife na matulis. Yun na ang gamiting pang butas. Pero kung meron kayong soldering, ayun, nahulog. Kung meron kayong soldering pen, yan. Madali na lang. Dagdagan natin ang butas kasi konti lang yung nagawa ko pa. Dagdagan natin para ayan, hindi mag-stay yung tubig. Saka ang purpose nito, mga katambayers, mga garden, yung maiipon na tubig dun sa kabilang timba, yun sa walang ano, yung nasa bandang baba na timba, yung mga tubig na maiipon dun, ang tawag na dun ay vermi juice na yun. Juice.
pwede na nating pandilig yun, pero kailangan lang natin na lagyan ng ano, ng tubig din. Hindi pure dapat na vermijuice kasi medyo ano, concentrated siya. Yun na lang ang pwede nating araw-araw na kunin, yung vermijuice na may ipon, para kahit konti lang yung ihi lang nila ang kukunin natin, hindi yung lupa. Marami naman na pwede natin kunin yung vermicas o yung lupa para sa ating mga tanim. Ayan, okay, so marami ng butas. Tapos na ang ating first step. Ayan, marami ng mga butas. So ang next step natin dyan, tatakpan natin itong mga butas ng screen. So tatakpan natin para wag tumakas yung mga ANC or African Nightcrawlers natin. Tatakpan natin yung mga butas. I-glue natin yan, gamit ang ating mighty band. I-glue natin doon sa butas. Okay, so let's glue it. Okay, let's glue it. Okay, tapos sunod naman nating lagyan ng glue ang takip para hindi rin sila lumabas. Meron din mga butas itong ano, itong takip. Ayan, may mga butas, so kailangan din nating takpan para hindi lumabas diyan sa takip yung mga ANC. Okay, kung nakadikit na yung screen, ilalagay na natin yung bed. So, ang bed na ilalagay natin ay banana trunks. Ayan, let's put the bed.
itong mga banana trunks ay kailangan chop. Mas maliliit ang chop, mas maganda. Kaya banana trunks ang ginagamit kasi mas malamig at mas madaling ma-decompose. Mas gusto nilang magstay dito sa mga butas ng banana trunks. Itong bed ay pwede rin nilang pagkain to. Pwede rin gumamit tayo ng ano. Ating mga banana trunks. So lalagyan naman natin siya ng combination ng cow manure at compost. Cow manure and then ang ating compost. So doon lang sa ano, maglagay tayo ng konti doon sa baba. Dito sa baba. Ayan. Tapos maglalagay tayo ng panakabutas diyan. Ito mga animal manure and compost. So titira tayo sa gitna para dito mag-stay yung mga ANC. Okay? So, nagtira tayo ng lalagyan natin sa gitna. Pwede pa natin siyang dagdagan ng mga compost. Ayan. Ating mga compost sa may planggana. Kasi mas madali na lang ano, ma nilang kainin kapag almost decaying. Okay, so dagdagan natin ng konti. Yeah, so ilalagay na natin ang ating mga African night crawlers. Konti lang ating nakuha dun sa luma nating bin. Ayan, pang demo lang natin. So, sa bagay, madali lang itong dumani. Basta tama ang pagkain at patubig. Okay, so lalagyan natin sa bandang gitna. So, lagyan natin ng compost.
Ayan, para malamig, lagyan natin sa ibabaw ng mga banana trunks pa. Ayan. Banana trunks. Kasi madali silang mamatay sa init eh. So, fill up natin ng banana trunks. Pwede rin yung mga banana peelings. Hindi ko na tinadtad, pero dapat tatadta rin yun eh. Chop natin. So, lagyan lang natin ng mga banana trunks at banana peelings sa ibabaw para malamig. Okay. So, ayan, meron na tayong vermicomposting. Ang i-harvest natin dito ay vermity. So, didemo ko kayo sa inyo mamaya-maya kung paano yung vermity. Okay. Ito na siya. So, ito na yung ating timba na walang butas. Lagay na sa baba. Then, papatong lang natin tong may ANC at yung mga ano kakainin nila. Ayan. So, ganyan ang kanyang setup. Tapos lagyan natin siya ng tubig. So, pag lagay natin siya ng tubig para laging basa. Pero huwag masyadong marami. Kasi kung masyadong marami, malulunod din sila. So, ayan. So, pag inalis natin, nakikita natin yung mga tubig. Ayan, tumutulo. So, yung maipon dyan sa baba ng mga tubig, yun ang kukunin natin na pandilig sa ating mga halaman. Habang hinihintay natin na ma-decompose lahat yung mga nandito na compost. Okay. So, para additional security sa ating mga ANC, itakpan ulit natin siya ng screen. Ayan. So, itakpan ulit natin ng screen bago natin ilagay yung takip. Ayan, so, ay, nalimutan ko ba? Bago pala natin itakpan, lagyan muna natin siya ng goma. Ayan. Rubber band. Okay, so, takpan na natin. Ayan. So, ilalagay natin siya sa shady part. Okay? Doon lang sa pwede itong ilagay sa loob ng bahay. Hindi naman siya mabaho. Basta dapat hindi siya mainit. Ayan. Ayan na yung ating vermicomposting in a bin. Okay. Nasa ano lang, timba. Ayan. So, maraming salamat mga kalambayers. Sa inyo na namang pagsama sa akin sa isa na namang Garden Hacks. Ayan. This is Rockstar Clicks. Bye-bye.